Hindi umano kinakabahan sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ng Itbulaga. Ngayong mapapanood na rin sa GMA 7 ang mahigpit nilang karibal sa noon time slot na it's showtime ng ABS-CBN. Katwiran ni dating Senate President Vicente Tito Soto. Dati na nilang karibal ang programa ni Vice Ganda kahit noong may prangkisa pang ABS-CBN. Dati na namin silang katapat, nating new or change, diin ni Soto. Sinabi pa ng batikang host at mambabatas sa ginawang pagbibilang ni Joey De Leon ay higit 78 program na ang nakatapat nila sa loob ng 45 years. Nitong Miyerkules, lumagda sa kasunduan ng ABS-CBN at GMA 7 kung saan mapapanood na sa Kapuso Network simula sa April 6 ang It's Showtime. Matatandaan na umalis sa GMA 7 sina Tito, Vic at Joey noong May 2023 matapos ang hindi pagkakasundo sa television and production exponent. Lumipat sila sa TV5 gamit ang titulong It. Pero makalipas ang ilang buwan ay nagwagi sila sa kaso at nabawi ang Itbulaga sa tape. Nagpalit ng pangalan ng show ang tape pero hindi nagtagal ay nakipagkasundo ito sa GMA na ipatigil na ang show dahil sa laki ng pagkakautang. Samantala, ang paraan ni Joey De Leon sa pagdiriwang ng 14,000 days ng Itbulaga ay sa pamamagitan ng pagbibiro kung paano sila naging longest running noontime show sa bansa. Ayon sa post nito sa X noong Biyernes, nag-share ito ng kanyang picture na nakasuot ng Itbulaga t-shirt at nagbibiro na palipat-lipat sila ng isang istasyon. Sa mga nakaraang taon, aba, halos 14,000 days na ang Itbulaga ngayon. Kami ay tumatakbo mula sa isang istasyon patungo sa isa pa mula noong 1979. Kaya ba kami ang longest running? Balik-bakbakan ng Itbulaga at It's Showtime. Kahit dalawang platform ng It's Showtime, dalawa ring channel na mapapanood ang Itbulaga dahil bukod sa TV5 channel, simulcast din sila sa RPTV ng TV5.